Hi guys, welcome back to my channel. Paano ko kaya gagawin ito? Guys, ito yung project ko ngayon. I think project number 7. Kasi ito yung nireview ko nung isang beses sa inyo, di ba guys? Yung UV disinfectant light. Ngayon, gusto ko siyang gawa ng protector niya. So bali, puputulin ko itong kahoy na to, tapos ito yung pinaka base niya. So kailangan ko ng isang gamit ko. Yan yung Sonic Crafter na F50 na model na Rockwell. Yan yung papuputol ko ng mga kahoy para mas mabilis yung trabaho ko, guys. So ang bala ko dito, lagyan, putulin yan. Putulin dito yan, and then lagyan ng apat na naharang yan sa tabi-tabi. Sa apat na kanto niya, lagyan ng kahoy na nakatayo. So putulin ko itong mga kahoy na to. Itong 1 by 1 and 1/2. Para kung ilalagay ko siya sa isang lugar o gamitin ko siya sa business, hindi siya mababasag o masisira. Kasi pag ginamit sa business yan, siyempre ipapatong nyo kung saan-saan yan, minsan mapapasagi sa mga pader o mababagsak, at least meron siyang suporta kahit paano. So guys, umpisahan ko na yung pagkatrabaho dito guys. Okay, so guys, ngayon ang gagawin ko, kukuhanin ko muna yung sukat para hindi masayang yung materyales ko. So yan, tingin ko mga 18 feet, tama-tama na. Tapos yung lapad nito, width, length, at saka yung height, kailangan kuhanin nyo rin. Lilistan nyo lang yan, tama-tama lang yan sa mga kahoy, sa materials na binili nyo, tama-tama lang yung sukat. At saka kung pwede nyo pahabain or tama-tama lang sa sukat, eksakto lang para hindi masayang yung kahoy nyo. Tingin ko pwede na dito ang 18 feet. So, umpisa na tayo magputol, guys. So, guys, isa na yung gamit. Dahil 110 to, kailangan ko ng transformer. Pinag-transformer yung gagamitin ko. Pinabili ko lang na sa trabaho ko. Kailangan ko yung transformer, 110. Ito yung pwedeng pang-wood, makikita nyo. Wood and plastic or soft metal when committed. So wood, plastic, soft metal when committed. Okay, so kailangan nyo magsuot ng salamin for safety. Kasi minamit mo ang matalsik na prasong bakal. Makikita nyo guys, madaling maputol to dahil dito sa ginagamit ko na to. Makapadali yung trabaho. Hindi na magiging hawakan. Thank you.
gagawin ko dito, lilihahin ko na lang siya. Lilihahin ko and then ipinturahan ko. Kulay din na lang siguro, pwede na. Tapos a-assembling ko. Kapag kaliha ko, i-assembling ko na and then ipinturahan ko. Well guys, ang ginagawa ko dito, nabiting kasi ako sa kahoy na para sa handle. Ginawa ko, meron akong kaprasong kahoy dito na sobra. So, dito ko tatabasin yung gagawin kong handle. Para hindi naman sayang ko. Tabasin ko na lang. Guys, nakikita nyo. So guys, ito na yung mga pinutol ko na kahoy. So, tamang-tama rin yung sukat nya. Wala akong nasayang na materyales. Dalawang set kasi yung gagawin ko. So, ito yung apat na kanto. Ito yung handle. Tsaka ito yung pinaka-base nya. Talagang malaki yung naitulong sa akin ng machine na yun. So guys, ang ginagawa ko ngayon, nililihahin ko muna ito bago. Tapos yung lihahin, i-assemble ko and then pipinturahan ko na. So, yung muna pipinturahan habang hindi pa sa assemble para hindi kami hirapan. Para mas madali siya. So, ginamit ko na liha, unahin ko yung liha, yung magaspang. Number niya is 80s. 80CW. At yung isa naman is 180CW. Pino yung isa, yung sunod. Makikita nyo guys, matatalas yung mga kano. So, makakailangan. Tanggal niya. So guys, ito pinipinturahan ko na to. Kulay green ang pinipintura ko. Ginagamit ko spray lang. Guys, ang kulay. Dapat rin pintura kayo, isang pato, kahit manibis pa lang, huwag nyo muna pang tako pa lang yung pintura. Para patuyuin nyo muna mga 5 minutes at tapos patungan nyo ulit. Para yung pintura maganda yung pagkakakapit sa kahoy. Hi guys, I'm back. So ito guys, makikita nyo. Natapos ko na yung base. Yan, dalawa yung kasi gagawin ko. So okay yan, mamasilihan ko na lang yan. Tapos ito yung handle. Kukuha ko na. So ito naman yung mga patayo na magiging support niya sa apat sa gilid. So ito lang yung ginamit ko ngayong pintura guys. Green 27 spray paint. Mr. DIY. 85 pesos lang ang bili ko dito. Okay na rin guys, meron pa akong sobra. Oh, by the way guys, itong binili ko na second hand or used ng mga kahoy, 70 pesos lang lahat yan. So 75 pesos, so bali ito yung pinutol ko galing dito. So ngayon meron pa akong gagawin na shelves sa loob ng tindahan. Patungan ng kung ano-ano dyan. So, patungan ng speakers or kahit ano pwede nilay patong, pwede pa. So, hindi sayang, di ba? Guys, remind ko lang kayo, pag mag-screw kayo, tulad nito, itong screw na gagamitin ko, di ba? At sa medyo dulo na ng kahoy, nyo i-screw. Kailangan magbarena muna kayo. Ayan, barenahin nyo muna. Kasi kung didiretso na i-screw yan, puputok yan, magkakrack. Magkakrack po yan dyan. So kailangan i-screw nyo
pag-screw nyo, papasok po dapat yung screw para hindi porsyado yung kahoy. So, dire-diretso siya sa lalampas sa kabila. Pag-pare na po kayo, dahan-dahan lang. Hindi ka na po persahin. Magkakrap po siya. Dahan-dahan lang po. Bali guys, yan yung setup ko dito. Bali, apat na kanto. Tinabasan ko yan. So, hindi ako kakapit. Kasi medyo bitin yung kahoy eh. Kung dito ko papatamain. Ginawa ko sa tagiliran para tama-tama lang. So, patayin nyo ng mabuti guys. Dahan-dahan ang barena nyo. Ayan, ayan, ayan. Pati na pantay siya. Hindi siya nag-crack dahil binarena ko muna siya. Binarena ko siya, i-drill here. So I didn't crack the wood. Kita niya guys. So apat po yan na ganyan, apat. Piliin nyo lang makinis sa labas. Patayin nyo na mabuti guys para maganda po yung pagkakagawa nyo. So guys, yan yung dalawa, nagkabit ko yung dalawa. Pantay na naman. Pwede nyo siyang pasigipan, screwdriver na lang gamitin yung Phillips screwdriver. Kasi pag gamitin nyo pa rin at sinagad nyo, maaaring masira na talaga siya. Guys, kung makikita nyo guys, apat na yun ang naikabit ko. So, bali dito ko ilalagay yung UV light sa gitna. Handle, dito mo lalagay si Papa Wood. Ayan guys, ito na po yung finished product natin. Makikita nyo. Kahit saan po siya tumama, mayroon na po siyang protection. Ilang hawakan. So guys, hope you like this video and please don't forget to subscribe, comment. So guys, ito naman yung sobrang kahoy na nabili ko. Ito pa ginawa kong base yung kafraso nito. So ito naman yung natatakpan ko na lang yan ng masilya sa butas. So ito yung ginawa ko, pwede siyang gawing shelves, di ba guys? Nalagay ko sa loob, yan.